Araw po ito ang ating pong lulutuin ay ang chicken curry. Masarap po ang recipe nito. Ang gagamitin po natin ay ang coconut milk. Umpisa na po natin. Ito po ang ating mga sangkap. Start na po tayo. Ilagay po natin ang ating cooking oil. After po niyan, susunod na po natin ang ating garlic. So, igisa lang po natin yan. After po niyan, susunod po natin ang ginger. Hindi po natin isusunod ang ating onion. Ginger po muna. Kasi po, ang ginger po, mas lumalabas po yung lasa niya kapag po kinapry ng matagal. Kaya po unahin po natin ang ginger. After po ng ginger, saka po natin ilalagay ang ating onion. So, ilagay na po natin ang ating onion. Igisa lang po natin lahat iyan para po magsumbayin ang flavor. And then, susunod na po natin ang ating chicken. Ito pong chicken, ang ginamit ko pong part ng manok dito ay yung pong thigh and leg. Sinama ko na rin po yung wings. Kasi po, sa chicken curry po, mas masarap po ang thigh and leg. Mas marami po kasi yung oil sa thigh and leg. So, yung pink oil, pag po itinumbay natin sa ating coconut milk, mas naglalabas po yung flavor ng kakandata at saka po yung oil from chicken. Kaya po mas masarap. So, hayaan lang po natin na medyo ma-fry ang ating chicken para po lumabas yung oil sa skin ng ating chicken. Halo-halo lang po natin para po hindi manikip. Ilalagay na po natin ang ating mga spices. Yan po ang ating salt and pepper na meron po curry powder at ang anato. So, igigisa po natin. Mas maganda po kasi isinasama ang curry powder sa ating chicken habang ginigisa. Mas kumakapit po kasi o mas lumalasa sa meat ng ating chicken yung ating curry powder at ang iba pa nating spices once isinasama po natin sa ating paggigisa. Haluin lang po natin para po hindi manikit. Nakita niyo po, mas maganda po ang medyo pinafry ng konti. Isa pa po sa kagandahan ng pinafry ang ating chicken, mas nawawala po yung lansa. Kaya po mas magandang medyo fry natin ng konti. Ayan po, medyo okay na po ang ating chicken. Ilalagay na po natin ang ating coconut milk. Ayan po yung ating coconut milk. Napakaganda po ng kulay niya. Creaming creamy po ang kulay ng ating coconut milk. So, haluin lang po natin yan. Combine po natin ang lahat ng ingredients. Ayan po. And then, after po niyan, ilagay na po natin yung ating siling labuyo o ang ating pong chili. Isasama po natin siya sa pagpapakulo para po yung anghang niya sumama po sa ating coconut milk. Lalagyan po rin po ng konting bell pepper o red bell pepper para po lumasa rin po siya sa ating coconut milk. Konti lang po ang ilalagay ko. Yung iba po niyan, ilalagay po natin mamaya.
So, haluin lang po natin. And then, after po nyan, papakuluan po natin siya ng 5 to 10 minutes. So, i-cover po natin ang ating chicken. So, wait po tayo ng 5 to 10 minutes. After po ng 10 minutes, check po natin. Haluin po natin. Ayan po, medyo lumalapot na po ang ating sauce. Isusunod na po natin ang ating carrots at ang ating pong potato. Yan po, ilagay na po natin. Pagsamasamahin lang po natin at haluin. And then, ibuboil po ulit natin siya ng another 5 to 10 minutes. Kita nyo po, medyo natodry po ang ating sauce. Kapag po ganyan, maglalagay po tayo ng konting water. Or kung meron po kayong coconut milk pa, mas magandang dagdagan nyo po. So, cover po natin ulit siya for another 5 to 10 minutes. After po ng 10 minutes, check po ulit natin. Ayan po. Ang ganda po ng ating sauce. Kumulay na po ang ating anato at ang carrot sa ating sauce. Ilagay na po natin ang ating onion at yung pong natira nating red bell pepper. Yung pong onion, naglalagay po ako niyan medyo huli na. Kasi po, sa chicken curry po, mas masarap po na yung onion. Nilalagay niyo po ng huli. Yung pong flavor niya, yung pagka raw flavor niya, mas lumalasa po sa sauce ng ating chicken curry. Kaya po, inuli ko po ang ating fresh onion. So, i-check po natin kung okay na po yung ating potato at saka po yung ating carrots. Matigas pa po. So, another pakulo pa rin po tayo. Try po natin pakuluan siya ng 5 minutes. Kasi po, baka po medyo manikit na siya kung gagawin natin 10 minutes. So, 5 minutes lang po tayo. So, after po ng 5 minutes, check po natin. Ang bango po ng amoy. Nakakagutom po. Tignan nyo po, creamy-creamy po ang ating chicken curry. Check po natin yung lambot ng ating chicken at saka po ng ating potato at ang carrot kung malambot na po. Ito pong ating potato, okay na po. Yung pong potato, aalisin ko po siya. Kasi po ayoko po ng labog or malambot sa potato. Kasi po pagka po malambot ang potato at nadurog, sumasama po sa sauce ng chicken curry. So nagiging sobrang lapot po. Ayoko po ng sumusobrang lapot at sumasama po yung ating potato sa chicken curry. Kaya po aalisin po natin. And then after po na maluto ng ating chicken curry, tsaka ko po ulit siya i-add or isasama. So, isa-set aside lang po natin ang ating potato. Yan po ating potato. Pakukuluan pa ulit natin ang ating chicken curry. Ayan po. I-cover po ulit natin and mag-wait po ulit tayo ng mga 5 minutes po ulit. Mas masarap po kasing lutong-luto ang gata. Mas lumalabas po yung oil niya. So, wait po tayo ng 5 minutes again.
After po ng 5 minutes, ayan po. Maganda na po ang thickness ng ating sauce. Tikman po natin. Ang sarap po ng lasa. Lasang-lasang gata po siya. Creamy-creamy po. Luto na po ang ating recipe for today. Ready to serve na po. Kung nagustuhan nyo po ang ating video sa araw na ito, don't forget to subscribe, like, and share. See you on the next video. Bye!